Hi guys, welcome to another episode of What's Up Bob, no? So ngayon po pupunta ako sa isang customer ko na magpapalit po ng LCD ng J7 Pro, no? So pasensya na, hindi pa ako naliligo, no? So pupuntahan po natin yan, no? So samahan nyo ako guys para sa isang namang episode ng What's Up Bob Home Service, no? So for the meantime, kukuha po muna ako yung piyesa kasi wala naman akong hawak na piyesa sa bahay, no? So pupunta muna ako sa supplier, kukuha ako ng LCD ng J7 Pro. Yan, saka pupuntahan natin ng customer para maikabit po yung piyesa. Samahan nyo ako guys, yun lang po guys. Well yun guys, so na nakakuha na ako ng piyesa ng supplier, no? So it's a J7 Pro light blue LCD, no? So ngayon pupunta na tayo sa customer ko para palitan po yung unit, no? So pakita ko po sa inyo. Anyway, actually nakapagpalit na rin po ako niyan, nakapag-share na rin po ako sa vlog ko niyan, ito po, no? So basically yan po yung pinaka process kung paano po palitan ng LCD ng J7 Pro, no? So even then, papakita ko lang kung sa home service style kung gano'ng makabilis, no? So kasi alam mo naman dito sa labas kailangan mabilis ang kasi nasa kaligil lang. Yun po guys, tamahan niyo po ako guys. Medyo maulan, so sarap ng panahon, no? So actually guys, di pa ako naliligo, no? Nakabaksa ko para nakapagbahay, kaso mas binabuti ko na mamaya na lang maligo pagkatapos ng trabaho na to para isang lakad na lang po, ano? So hindi yung maliligo ako then magtatrabaho ko then pag-uwi ko ng bahay maliligo na naman ako. At least ngayon isang ligoan na lang, wala nang babago sa pagmamukha ko, ganyan pa rin. So yun guys, no, medyo traffic sa Aurora, tingin lang po natin. Kumaliwa sa Los Angeles. Yun guys, bubuksan na natin. Ano? Para magamit lang ng aso. Tawagan kita! Well, pinapasa ko muna yung customer sa bahay para hindi siya mabilag kasi medyo maambon. No? So, para medyo safe naman siya. Ayan. So ako magiging tayo sa loob habang ginagawa ko, ano? So, ito guys yung papalitan, eh. Nabaksak lang nung anak niya then nawala na yung anyway, basag naman na kasi, so, automatic yan, Samsung J7 Pro or yung mga Samsung po, konting baksak lang talaga yan kaya medyo napakahirap kung bumili ng Samsung. Unang-una napakamahal po ng LCD, no? So yun lang po guys, yun lang po, palitan ko na po, ano? So basically, kung titingnan natin, wala na yung lock ng flex, ano?
Problema kasi yung pagwala yung flex. Once na mabaksak, kakawala yung flex. Yung flex na yan, mawawala ng display. So, basically, pag nabaksak, may problema ulit tumayari. So, sana naman huwag. So, ngayon po, lilinisin natin mabuti yung gilid para pag finit natin yung bagong LCD, okay siya. A few moments later. Ito na guys, na-fix ko na, no? So, before po natin siya i-finalize or i-fix talaga, i-double check natin kung okay yung LCD. So, basically, pwede mo i-check through emergency call. Para ma-check lang yung numbers lahat kung pinapipindot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, basically, okay nang ang LCD or yung touchscreen pa gano'n. So, try natin. Anyway, may pattern, customer. No? Check natin. Chambahan natin, no? So, kuha ng pattern. Usually, aww. Yung kasi yung usual na pattern ng mga customer, check. Para mas madali, ano? So, at least na, chambahan natin, no? Then, check natin sa messages po, no? So, messages, recipient, type natin lahat ng numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9-0. Pindot naman lahat, ano? 7. Then, sa recipient naman po, pindutin po natin lahat ng letters, no? So, sa recipient naman po, pindutin natin lahat ng letters. Q-W-E-R-T-Y-U-I-O-P A-S-A-S-D-F-G-H-J-K-L Z-X-C-V-B-B-N. So, lahat po napipindot. Even itong back, kahit na itong ano napipindot, then yung home button napipindot po. So basically lahat po napipindot, no? So pwede natin siyang fix, no? So i-fix ko na po guys. Nagkataon kasi low bat kaya kailangan i-charge ko pa bago siya i-fix, no? So, pero ngayon na-check ko na po. I-fix na po natin ng matino para masiyahan po yung customer. So i-fix na natin siya, no? So ito yung bagong LCD. Ito yung luma, ano? So i-fix na natin. So basically tatanggalin muna natin yung shield niya sa ilalim. Para hindi masyado matambok, no? So, tagayin po natin guys. Yan lang ang problema talaga pag nagpapalit ng LCD. Wala nang warranty ang LCD guys, no? So, basically pag naikabit mo, automatic babayaran mo na. So, at pag may problema, yun ang masakit. Huwag naman sana. So, i-fix natin siya guys. Ligyan lang natin siya ng clamp para mag-fix siya na matino. Yan guys, no? So hintayin na lang natin siyang matuyo ng at least 20 minutes may, no? So then all set na to, okay na to, no? So anyway, low bat naman, so hintayin natin siyang matuyo while at the same time mag-charge siya. So yun lang guys, basically okay na to. Ito yung luma, ito yung bago, so wait lang natin.